Saan daw nagpunta? Hindi ko alam eh. Nakita daw siya ng driver ng kapitbahay, nag-over the bakod, tapos sumakay ng taxi. Sige, basta balitaan niyo ako pag may narinig kayo. Ma? Lucas! What are you doing here? Dito muna ako, Ma. Ma, are you okay? Are you okay? I'm just happy that you're here. Me too, Ma. It's okay. Mama mo. Grace? Anton. Nandito sa akin si Lucas. How is he? As expected, masama yung loob ng bata. Anton, baka pwedeng dito muna si Lucas sa akin, even just for the night. I mean, we have to give him time para ma-process muna siguro lahat ng mga nangyayari. We both know that this won't be easy for him. Sige, basta mag-ingat ka na lang sa sasabihin mo sa kanya. Lalo na tungkol sa amin ni Andrea. I will. Ito na ba yun, Tracy? Ano ba yung sinasabi ni Mami na komplikasyon ng relasyon namin dalawa ni Anton? Anding, wala kang ginagawang masama. Okay, wala kang kasalanan. Oo nga, pero siyempre, hindi ko naman pigilan na hindi mag-guilty, diba? Kasi dahil pinipili namin dalawa ni Anton na magmahalang kaming dalawa, may mga taong nasasaktan. Si Lucas. Diba dahil sa akin, magawatakot ako yung pamilya nila? Anding, hindi naman ikaw yung sumira ng pamilya nila, hindi ba? Oo nga, pero paano nga? Paano kung... Paano kung hindi talaga ako tanggapin ni Lucas? Ano masisira yung relasyon nila yung mag-ama dahil lang sa akin? Ganito na lang. Kung may issue si Lucas at saka si Sir Anton, sa kanila na lang yun. Huwag naman lahat ng bagay isinisisi mo sa sarili mo. Papa, why are you here? Where's Kuya? Baby, si Kuya, dando muna siya kay Mama. Really? Why? He's just a little sad, Kitty. He just misses Mama. Why is he sad? Because of something I told him. Anong sinabi mo, Papa? Promise, I'll tell you tomorrow. Now it's late and bedtime. Oh, babalik pa dito si Kuya? I'm sure he'll be home soon. Kasi mamimiss niya tayo. And pizza night? And pizza night. Si Lucas? Sa bahay ni Grace. Doon daw muna siya. Ay, salamat naman. Ay, mabuti safe siya. I know. Pero ito naman yung reaction na in-expect natin from him, di ba? Pero syempre, masakit pa rin. Para sa'yo. Para sa kanya. But I had to tell him. He has the right to know. Masakit lang ngayon, pero Anton, mahal ka ni Lucas. Mahal na mahal ka niya. It was the right thing to do. Ano ka ba, huwag ka mag-alala. Baka naman ngayon lang to, di ba? Baka naman nabigla lang siya. I really hope so. Oo, di ba nung si Chloe nung una, hindi niya rin matanggap, pero eventually natanggap na rin niya. Baka naman ganun din si Lucas. Sana nga. Malay natin, bukas okay na siya.
O kaya sa susunod na mga araw, di ba? Love. Mabuti kang ama. Panghawakan mo yun. Kung sa bagay, wala naman yatang nagagalit sa magulang niya ng matagal. Just because nagmahal siya at naging masaya. Sigurado naman ako dyan. Love? Kung may kailangan akong gawin para matanggap ni Lucas, sabihin mo lang, ha? Gagawin ko. Thank you, love. If you need anything, I'm just in the next room. Okay. Good night. Ma. Yes. Bakit ka ba kasi umalis? I mean, siguro hindi nagka-girlfriend si Papa kung hindi mo kami iniwan. Hindi ko alam kung may intindihan mo to. But I'll try to explain it in the best way I can. Minsan sa isang marriage or in any relationship, nagbabago ang mga tao. Nagbabago yung mga dreams nila, yung mga gusto nila, yung samahan nila. Because things change so much between these two people, they end up hurting each other. Kahit na nung dati, nagmahalan naman sila. Pero ma, hindi naman pwede ibalik yung love. Is there any chance na maging kayo ulit ni Papa? Lucas, your Papa and I, we became so miserable together. We were no longer a good fit. And kung hindi kami naghiwalay ng Papa mo, baka nadamay pa kayong mga anak namin sa namumuong galit namin sa isa't isa. But Ma, one of the best moments, happiest moments of my life is when nandun ka sa bahay, kasama ka namin. Yung kompleto tayo. Yes, I know. And I'm so sorry if I hurt you when I left. Pero sana, one day, maintindihan mo, anak, that what I did was for the best. Everything will be okay pa. Kaya na naging okay sa akin. Magiging okay din na. I'm so sorry, Michael. I'm sorry hindi na kita naipaglaban. Pero mahal na mahal ko ang mga anak mo. At hindi ko na sila kayang saktan pa muli.
Tupi, busy ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Hello? Chloe, it's Fort. Fort? As in Bonifacio Gonzalez? Who else? Paano mo nakuha number ko? As a class directory. Don't worry, I'm not one of your stalkers. Bakit ka napatawag? Nawawala kasi yung sketchbook ko. Nasa'yo ba? Bakit naman sa akin mapupunta yun? Ganun ka pala. You have the saddest eyes and the saddest voice. Why are you always sad? Wow. Nagsalita yung happiest man on the planet. Kailangan mo ng distraction. I can be your distraction. Grabe din yung bilib mo sa sarili mo, no? Bakit naman ako madidistract sa'yo? Well, at least hindi ka malungkot ngayon. You are unbelievable! After you put down the phone on me, akala mo you can... I'm just checking. And I'm right. You're still mad. At least hindi ka nasad. Gonzales. Uy, Chloe, ako to si Tupi. Tupi? Sorry. Iniinis ka na naman ba niyang Fort na yan? Hindi. Wala. Okay lang. Matutulog na rin kasi ako eh. Pasensya na ha. Good night. Okay. Sige, good night. How is he? He's fine, Anton. Siguro kailangan lang ng bata ng space and time para mas maintindihan niya yung nangyayari sa pamilya niya. Oo nga, hindi ko akalain. After 3 years, ganyan pa rin siya masasaktan. We all knew that, Anton. Sa lahat sa atin, siya ang hindi bumitaw. He remained hopeful na mabubuo ulit ang pamilya natin. We know that this is hard for him. And I'm not just saying this para magkaroon ako ng rason na magstay sa akin si Lucas. Grace, thank you. Just call me pag may kailangan si Lucas. I will. Anton, kung gusto mong puntahan si Lucas, you can come here anytime. Kayo ng mga bata. Salamat. Okay, bye. Si Kitty. Alis daw tayo. Saan tayo pupunta? Kidzania! Wow! Dito ba tayo, Papa? Yes. Nakapunta na dito yung mga classmates ko. Exactly. That's why we're here. Kasi hindi ko pa nadadala ang princess ko dito. Thank you, Papa. Welcome, baby. Roberto, ikaw na bahala magsundo kay Chloe. Si Mang Jordan ang magsusundo sa amin dito. Sige, sir. Basta, if you need anything, don't hesitate to let me know, okay? This is our home. Okay, ma. Okay, good to know. What do you want for lunch? Big quarter pounder. Ooh. Something healthier, maybe. I came here to talk to Lucas. Lucas, bumalik ka na sa bahay. Why? Ate, do you really want me to pretend that everything is okay even though for me it's not? What, for the sake of their own happiness? No, Lucas. Pero sana hindi ko umalis ng bahay dahil lang may problema.
mo nung una ko rin nalaman. Nagalit ako kay Papa. Pero mas nagalit ako kay Miss Andrea. Because like you, I felt so betrayed. Oh, edi yun naman pala. Edi siya ako naiintindihan mo yung nararamdaman ko. At niloloko nila ako. Lucas, I do. Pero pagkatapos mo magalit, sana maintindihan mo rin sila. Dahil sa pagkakakilala ko kay Miss Andrea, ginawa niya yun kasi ayaw kanyang masaktan. Or maybe because she's not in the position to tell you that she's already with Papa, na sila na. And Lucas, si Papa, he was so afraid to lose you again. Kaya hindi niya nasabi agad. Wow. Ate, I can't think of any possible reason why you approve of the relationship so much. Kasi alam ko na with or without Miss Andrea, mahal na mahal tayo ni Papa. Hinding-hindi magbabago yun. Lucas, Papa has done so many things for us. Bakit hindi na lang natin matanggap kung ano yung nagpapasaya sa kanya? Because he deserves it. So, Lucas, please. Just give him a chance. He misses you. Good afternoon. Kitty, wait before we go inside. Remember yesterday, I promised you that I'd tell you something? Yes, Papa. Okay. First of all, you know that I love you so very much. You, Ate Chloe, Kuya Lucas, yes? Yes. Okay. You three are my life, okay? And I met someone really special. And just like the three of you, she makes me happy too. Sino yun, Papa? Tell me her name. It's Tita Andrea. I knew it! Is she your penguin? My penguin? Your penguin. So you won't be lonely anymore. Yes. She's my penguin. Do you love Miss Andrea, Papa? Yes, baby, I do. Does she love you too? Yes, she does. Well, I love her too. Tara, tawagin natin siya. Sama natin siya dito. Come here. Dito ako kay Mama magsistay, ate. And I think mas makakabuti sa amin ni Papa if magkakaroon kami ng time to think. Lucas. No, ate, you don't understand. Dito muna ako kay Mama. And maisipin ni Papa, gusto ni Papa kausapin ako, then I'm just here. Pwedeng-pwede niya ako puntahan dito. If he wants to. Pasensyaan mo na lang muna ang kapatid mo. Insist talaga siya na makita ka. I'm happy to be here for you, Kitty. For you also. Tara, doon tayo, Miss Andrea. Gusto kong mag-try maging radio announcer. Tara! Alam naman natin, anak ko. So, hindi na natin
natin kailangan magtago, di ba? Hindi pa ako nasasanay. Sanay ka na. So ngayon, hindi na tayo nagtago. Ibig sabihin, pwede na natin gawin yung mga ginagawa ng mag-boyfriend and girlfriend. Kagaya ng kain sa labas, punta sa park, panunood ng sine, nagkikiss in public. Anton! Ano ba ito? Sa langit. Wag! Saan ko nagpunta ka agad? Nagiging independent na yung anak mo. Lumalaki na talaga. Sabi ko pa naman sa kanya, don't grow up so fast. But really, thank you for always being there for Kitty. Thank you for sharing Kitty with me. Nakakatawa rin isipin na kahit man ang isa sa mga anak mo, may natuwa nung nalaman na tayo na... I think... kids see us for what we really are. Tulad sa nakikita niya, masaya ako para sa anak. Nakikita niya that you're a wonderful person at mahal mo siya. Hindi naman mahirap mahalin si Kitty. Actually, lahat ng mga anak ko. That means so much to me. Alhamdulala. Pagdating kay Lucas, I'm sure mapabago din yun soon. Nag-enjoy ka ba, Kitty? Yes, Miss Andrea. Kasi yung sayo ng kidsa niya. Tapos kasama pa natin si Papa. Aww. Papa, can Tita Andrea come to the house now before we can play? Let's ask her. Pwede ka daw ma-invite sa bahay. Oo naman. Soon. Pero not today, ha? Okay po. Soon, ha? Soon. Soon, ha? Soon. Dito ka na ba bababa, Miss Andrea? Mm-mm. Dito ka nakatira. Yun yung bahay ko. Pwede ba ako bumisita dito minsan? Of course. Kitty, hatid ko lang si Tita Andrea dun sa may pinto. Okay, Papa. Okay. Nag-text si Chloe. Sabi daw ni Lucas, doon muna siya sa bahay ng mami na. Oo, hindi pa talaga siya handa. Oh, baka isipin mo na naman, kasalanan mo to. Hindi. It was never your fault. Okay? Ihatid ko muna si Kitty sa bahay. Tapos, pupunta ako si Lucas sa bahay ni Grace. Subukan ko siyang kausapin. I love you. I love you. Pasok na. This for you. Wow! Na-miss ko to! Wow! That's really good. Lucas, dadalo daw dito ang papa mo. Pupunta siya dito? Yep. He's on his way.